salita ng Diyos sa gabi pong ito ng ating pangihilayan. Hanggawin po natin ito sa Kawikaan, chapter 31, chapter 31, verse 30. So ito po ang sabi-sawi ng banyaga. Charm is deceptive and beauty is fleeting, but a woman who fears the Lord is to be praised. Mandaraya ang pag-akit at kumukubas ang ganda. Ngunit ang babaeng gumagalang at sumusunod kay Yahweh ay mararamdaman. Amen. Mga minamahal kong kapatid at magulang sa pananampalataya, ito po ang salita ng Diyos. Palakpakan muli natin si Father. Sa presensya ng ating Panginoon. So once again, welcome po sa ating pong Tuesday family appointment with Yahweh El Shaddai dito po sa vicinity ng Fatima Church. So tayo po ay nandito sa Old Chapel ng Fatima. No? And bago tayo mag-start, binabati ko rin po yung mga naka-tune in, mga nakikinig sa atin sa FB Live. No? So nasan man po kayong bahagi ng daigdig, ay stay put lang po kayo, samahan niyo po kami pagkaisahan po nating pagnilayan ang kanyang mabuting balita sa gabi po ito. Ayan. So kahapon po ay March 8, tama po ba? So ngayon ay March 9. Wala na, March 8 kahapon eh. And yesterday, hindi ko po alam kung aware tayo kung lahat dito, no? But internationally, we have celebrated the International Women's Day. Ano po? Araw ng mga kababaihan. Ano po? So, ito pong International Women's Day ay ipinagdiriwang upang sa loob ng isang araw, sa loob ng isang taon, ay mabigyan din, ng pagkakataon na may pagdiwang ang karapatan din ng mga kababaihan. And yung kagitingan ng mga kababaihan. Dahil alam niyo, sa totoo lang po, marami sa mundong ito ang mga single mothers. Ayan, mga single mother. And I am so proud sa mga single mother na yun, lalo na kung naitataguyin nila ng maayos ang kanilang pamilya. Dahil alam naman natin na in order for it to be called a family, nandun yung mag-asawa, syempre, nandun yung anak. So, nakakalungkot lang na maraming pamilya sa mundo ang broken, magkahiwalay ang magulang, ang nanay at tatay. So, it's either nanay ang nagtataguyin sa kanyang mga anak or tatay ang nagtataguyin sa kanyang mga anak. At alam naman po natin na napakahirap buhayin mag-isa ng pamilya. Amen. Po, napakahirap buhayin mag-isa ng pamilya, lalo na kung marami kang anak, tapos mag-isa kang nagtataguyin ng iyong pamilya, talagang masakit din sa ulo. Maraming nabibigay sa inyong stress. Pero, alam niyo po, sabi nga sa Biblia, palagi nga sinasabi ni Brother Mike, ang mga babaeng balo ay malapit sa puso ng Panginoon. Ang mga babaeng balo ay malapit sa puso ng Panginoon. And so, tonight, katulad po sa ating pong nabasa, sabi nga sa English, charm is deceptive and beauty is fleeting, but a woman who fears the Lord is to be praised. So let me just give you ito pong kabuuan ng konteksto ng Proverbs chapter 31. So, ang Proverbs chapter 31 po, ito pong kabuuan ng chapter po na ito, ay akda po ni Harry Limwell na kung saan ito ipinayo sa kanya ng kanyang ina. Yung identity actually ni King Limwell is not certain. Maraming Bible scholars na ang nagsasabi ay si Harry Solomon nung sumulat ito or sa katawan lang ni King Limwell. So maraming speculations sa mga Bible scholars. But ang point po nito ay ito yung payo na ibinigay ng nanay ni Haring Limwell sa kanya. At babasahin natin mula dun sa verse 10, itong chapter 31, hanggang sa last verse, which is ito pong verse 31. Ano po? Verse 30 kasi itong binasa natin. Ito po yung pumapatungkol sa pagiging isang mabuting may bahay. Ano po? Harap ka ngayon sa katabi mo. Sabi mo sa kanya, kapatid. Kapatid! Ikaw ba'y may bahay na? Ano kaya ang sagot? Lahat tayo may bahay. Ang point ko dito, my dear brothers and sisters, para sa lahat ng mga housewives, kung susubukan natin basahin itong Proverbs chapter 31 mula sa verse 10 hanggang sa verse 31, napakagandang payo nito para sa mga kababaihan. Hindi lang para sa mga housewives, kundi para sa mga nagnanais na maging ina, na maging magulang. But for this evening, hindi lang tayo magpo-focus sa mga housewives, kundi para sa mga kababaihan. Dahil sa Bible, sa Jewish tradition, noong unang panahon, hindi gaano pinapansin ng mga kababaihan. Kaya nga sa feeding of the 5,000, sabi ng mga Bible scholars,
ang nakatala lamang sa 5,000 na yung mga kalalakihan lang. Bata at matanda na mga lalaki. Hindi pa kasama doon yung mga anak nilang babae, yung kanilang mga asawa. Ano? So sabi nga ng mga Bible scholars, yung mga nag-aaral sa Biblia, historical background ng mga bawat texts na ating pong binabasa, kung susumahin daw nasa 20,000 yung pinakain ng Panginoon, hindi lang 5,000. But ang point dito, with your brothers and sisters, kung noong unang panahon, hindi masyadong nabibigyan ng tuon ano po ang mga kababaihan dahil nasa patristic type ano po of society sila. Meaning, nakatuon sa mga lalaki. Meaning, ang power and authority nasa mga husbands, nasa mga lalaki. Pero throughout the Bible, nakikita po natin na marami rin kababaihan ang nag-set ng example, lalo na pagdating sa pananampalataya. Amen po ba? Amen. So harap ko sa katabi mo, sabi mo sa kanya, kapatid. Kapatid! Dahil ikaw ay isang babae. Nais ng Diyos. Na maging modelo ka din. Ng pananampalataya. Lalo na. Para sa iyong pamilya. Amen po ba? Amen. So ang title po ng ating pagninilayan for this evening is Woman of Faith and Great Lessons that they can teach us. Ano po? Ito po yung mga babae, Bible characters, no? Na actually maraming Bible characters. Ano po? Maraming characters sa Biblia ng mga babae na nagpakita ng kanilang dakilang pananampalataya. Pero ilan po sa gabi ito ang ating pong pagninilayan? Ano po? Dahil kahapon nga ay na-celebrate natin ang International Women's Day. So magandang ma-acknowledge din po natin, ano? Dahil kung ating pong titignan, ating susuriin, karamihan ng laman ng simbahan sa kayong mga kababaihan. Karamihan sumatid sa ganitong fellowship, mga kababaihan, karamihan po ng makikita mo sa misa, mga kababaihan. Ano po? So it's no time para masabi rin natin, yung girl power nga. Ano po? Yung girl power, hindi lamang sa mundo ito, kundi yung power na nanggagaling sa ating pong Panginoon. That you can be used, ano, bilang mga kababaihan para manguna at mamuno rin sa inyong pamilya. Amen. Amen po ba? Manguna at mamuno rin pagdating sa pananampalataya. And so, nasabi po ng isang quotation, ano, behind every successful man is a strong woman behind him. Kayo po ba yung naniniwala dyan? Amen. Ako po certainly. Certainly, 100% naniniwala po ako dyan. Ano po? Kasi kung pag-uusapan natin ang patungkol sa pamilya, actually, emotionally, mas strong ang mga babae. Ano po? Emotionally, mas strong ang mga babae because they have a way para ma-release yung extreme emotion nila, which is crying. Which is most of the man ay hindi kayang gawin ang pag-iyak. Dahil lang dun sa amin ang pride, ano? Lalaki ako eh, alam ko yan. Ano? At ayoko nakita ako na aking pamilya na ako'y umiiyak bilang isang lalaki. Pero sabi nga, hindi kaduwagan ang pag-iyak. Dahil lahat ng tao nakakaranas ng extreme emotions. And kung minsan, yung extreme emotions na yun, hindi mo na kaya itipo, i-contain. That's why, sa pamamagitan ng pag-iyak o pagluha, na ilalabas mo itong emotions na ito. So going back, ano po, emotionally, mas strong ang mga babae. And madalas, yung talagang nagiging success ng isang ama sa loob ng isang tahanan, nakasalalay din sa kanyang asawa. Sa moral support sa kanya, ng kanyang asawa. Sa mga decisions na kanyang nagagawa. Kaya po ang isang pamilya na itataguyod kapag nagtutulungan ang mag-asawa. Amen. Hindi po nagkakaroon ng pag-monopolize pagdating sa decision making, pagdating sa pag-budget. Ang lahat po ng bagay pinagkakasunduan ng mag-asawa. Amen. Dahil nung sila po ay ikasal, sila po ay pinag-isa ng Panginoon. Amen po ba? Iisa na sila. Iisa na lang sila ng Espiritu. Iisa sila ng mga desisyon na gagawin pagdating po sa pagtataguyod sa kanilang pamilya. Amen po ba? Amen. So parang ang dating natin, ano, parang marriage counseling. Hindi po marriage counseling dito. Ano po? Kundi pagpapaalala sa atin, ano po? Lalo na sa mga kababaihan na narito. Ano po? Na hindi lahat ng bagay dapat po natin iasa sa ating mga asawa. Although, there are decisions na dapat natin pakinggan pagdating sa pagpapamilya. Sa mga lalaki na bakit? Kasi sinasabi sa Biblia, magpasakop. Pero tungkulin din ng mga kalalakihan na ibigin at mahalin ang kanilang asawa. Amen. At bahagin ang respeto. Amen po ba? Amen. Nakakasunod po tayo. Amen. And so, behind every successful man is a strong woman behind him. Alam niyo po ano? Sabi nga ng isang article na akin pong nabasa,
marami na sigurong husbands ang nag-commit ng suicide kung wala silang strong na asawa. Bakit? Sa mga problema, minsan na hindi nila kayang sarili nila, talagang sa asawa nila sinishare. At yung kanilang mga asawa, kung hindi sila magiging strong, hindi makaka-recover nila lang. So malaking part kayo bilang mga housewives sa buhay ng inyong asawa. Amen po ba? Amen po ba? Amen. Alam niyo po, no, isa sa napakagandang biyaya na ibinigay sa inyo ng Panginoon ay yung motherly instinct. Na alam niyo kung mayroong problema ang inyong anak, alam niyo kung mayroong problema ang inyong mga asawa, na kahit malayo kayo, alam niyo mayroong mali sa pamilya, nararamdaman niya. Amen po ba? Isa yung greatest blessing na ipinagkaloob sa inyo ng ating pong Panginoon. Kaya nga, ang mag-uo ang ina, siya po ang ilaw ng tahanan. Amen. Amen po ba? Kayo po ang dapat nagbibigay ng liwanag sa loob ng inyong pamilya. Hindi po kayo ang nag-aalis ng liwanag. Hindi kayo po ang nagbibigay ng liwanag sa loob ng inyong mga tahanan. So in the Bible, my dear brothers and sisters, bago tayo dumako ano, sa different characters natin pong pagninilayan, sa Bible, meron pong dalawang babae na nag-play ng major role sa pagbagsak at sa kaligtasan ng humankind o ng tao. Ang pinakauna, si Eva, at ang pangalawa, ang atin pong inang Maria. So maraming nagsasabi, ano po na si Eve? Ayan, si Eve o si Eva, siya ang naging dahilan kung bakit bumagsak ang humankind. Bakit? Kasi sa temptation na hindi niya napaglabanan, hindi lang yun, hindi niya napaglabanan yung temptation bagkos idinamay pa niya si Adan. That is why sila ay nabanish sa paradise. Sila ay nawala sa paradise. Sila ay naparusahan ng atin pong Panginoon. But pagpasok po sa New Testament, babae din ang ginamit ng Panginoon para ma-redeem ang sanlibutan. Bakit? Sa pamamagitan ng inang Maria na nag-conceive sa kanyang sinapupunan. Mula sa kanyang sinapupunan, lumabas ang Mesiyas na tutubos sa lahat ng tao. So ay pinapakita po dito, mga kapatid ko at pagulang, na para sa mga Hudyo, no, kasi patristic society nga sila. Nandoon na ang dapat namumuno, dapat naglilit, ang dapat namumuna ay mga kalalakihan, pero binigyan ng emphasis dito, ano po, na kaya din ng mga kababaihan. Dahil ang mga tao, maging babae ka man o lalaki, pantay-pantay kayong nilikha ng Panginoon. Amen. Amen po ba? Nakakasunod po tayo. So, ito po, no, ang pagninilayan po natin, woman of faith and great lessons that they can teach us. Ano po? So, umpisahan po natin sa Old Testament. Ano po? Sa Old Testament, kilala niyo po si Sarah. Hindi po yung dancer natin, ha? Si Sarah na asawa ni Abraham. Ano po? Si Sarah, the wife of Abraham. So, sabi niyan, no? Abraham's wife, Sarah, is an example of how God keeps His promises. After telling Abraham she would bear a son, despite being barren, sabi barren, unable to conceive, Sarah gave birth to Isaac at 19 years old. So kung babalikan po natin yung story nito ng pagkukonceive ni Sarah, ano po, which is asawa ni Abraham, parang imposible. Bakit at the age of 90 years old, ano po, ay sabi nga, balong pa siya. Dumating din sa pagkakataon na si Sarah, nagkaroon ng pag-aalinlangan at pagdududa. Po, dumating ng pag-alinlangan at pagdududa, kaya naman, naibuyo niya sa hindi magandang bagay ang kanyang asawa na si Abraham. Pero nanatili po ang pagkapit ni Abraham sa pananampalataya at pangako ng Panginoon. At sa pamamagitan nito, nadala niya si Sarah. At natupad sa kanilang buhay yung ipinangako ni Yahweh. So, ano pong ipinapakita sa atin ng magandang lesson sa buhay ni Sarah para sa mga kababaihan? Kapatid, madalas nakakaranas ng frustrations ang mga babae kaysa sa mga lalaki. Bakit daw? Kasi maraming factors na nakakaapekto sa emosyon ng isang babae. Nandiyan yung dinadatnan sila monthly period. Dahil diyan nagiging moody sila. Dahil yan kung minsan, mamaya nakangiti, mamaya iiyak. Hindi mo may spelling kung minsan ng kanilang pag-ugali. Maraming factors ang nakakaapekto sa emosyon sa pag-ugali ng isang babae. Pero pinapakita po dito no, na kahit anuman yung bagay na maka-apekto sa iyo, meron kang hinihingi sa Panginoon, panghawa ka mo yung hinihingi mo sa Panginoon at siguradong ibibigay niya sa iyo. Amen. Amen po ba? Nakakasunod po tayo. Amen. Kasi kung minsan, dahil sa pabago-bago ng emosyon at nararamdaman, nagbabago din yung mga hinihingi ng isang tao. Nagbabago din at naapektuhan din minsan yung lagay ng pananampalataya. Amen. Amen. Nakakasunod po tayo. Amen. Pangalawa, si Ruth na isang
Moabite. Ano po? So, sabi po dito, siya